Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang maghali. Welcome to Tambayan. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mainit na po ang talakayan tungkol sa ating darating na eleksyon. Partida, Pebrero pa lang. Although patapos na ang Pebrero, painit ng painit pa rin ang, well, ang talakayan. Ang nakikita natin, of course, merong mga nag-break away na ng mga kandidato, pero dito sa Senado, it's still anybody's game. TWIC text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming sa TWIC 882. Huwag pong kakalimutan mag-like and share dito sa ating live ngayong araw na ito. Kung hindi nyo po kami mahanap, we are on Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglin. We always share there. So, pa-check lang po. Magandang umaga kay Alvibal, Mami Nitage, Cyrene Pablo, Belgemian Haz, Marilyn Hamasaki, Jepoy Saturday, Narisa D.O., Ma'am Annette Alegre D., magandang tanghali, ma'am. Si Ma'am Dolly Divina, Marife Aquino Vallejos, Rico Kalingo, Nitz Doliete and Alvin Briones, Ben Briones rin, Mercy Eden, and May Evelyn Makishi dito, at saka si Ma'am Lolit Seraha Valencia. Magandang tanghali po, mga nakatambay po sila sa ating YouTube, sa ating, Facebook. Sa ating YouTube naman, magandang tanghali kay Ma'am Pinay Paparazzi, Jennifer Ichikawa, Tito Noyce Vlog, Sinaida Javier, Jack Flores, Lucila Restor, LMX, Brian Miguel Dosono, GB, Daisy Alnas, Owen Friday, Josh Espiritu, Sheila Abahero, si Ma'am Juliet, LMX, Emily Ann Bacolod, and Owen Friday, si Shark Ren, magandang tanghali po, at Ma'am Crescentia Palisok. Ma'am Josephine Moana then, who is watching from Abu Dhabi, Kavilog with JAT is also watching. Ma'am Winnie De Guzman, magandang tanghali po. Ang pag-uusapan sana natin today is what works and what doesn't work. But before that, kahapon, meron kami, sinwerte kami nakausap natin, isang presidential candidate, si former presidential spokesperson Ernie Abella. Now, kilala namin siya because he was our boss when in the short time na nasa PCOO kami, we were working with Mocha Uson. And, ay, magandang tanghali! Andito na po si Attorney Glenn Chong. Say hi! yung side view mo parang si Imelda Marcos. Salamat. Maganda. Uy, ang ganda nun ha. Nakakabigla yung mga ganyan salita. Sabi ko parang si Imelda Marcos siya. Magandang tanghali, Attorney Trixie, sa ating mga kababayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat, especially po yung mga suki po talaga ng programang Tambayan at DWIC. Magandang araw po sa inyo. Correct. So, I was just telling them, ano lang, I just wanted to go through it. Kahapon kausap namin si Boss Ernie Abella. He's okay. Running for president. So, kinausap din namin siya. And gusto ko yung sinasabi niya eh, the reason we interview kasi all candidates, yes, even if we already have preferences, kasi meron naman silang dalang mga idea. Yeah, at no mahalaga, one has a monopoly of ideas na kung paano makatulong sa plans kumasa. And all that. Mm-mm. So, importante, marinig din ng mga tao, it's not just for a fuller choice, but to see what is available out there. Mm-mm. Kahit meron tayong mga gusto because we see qualities of leadership in certain candidates, meron din tayong mga gustong, naririnig natin yung all of these ideas. Di ba, free marketplace of ideas? But there's actually another advantage to that, Attorney Trixie, the way I see it. Yung mga ibang kandidato, they may not have that idea, but because you are putting it out in the fore of public opinion and discussion, maririnig din nila. Correct. And they can assess it. Ah, okay, maganda itong idea na to. We can also implement it for the winner.
Yes. Diba? For the winner. So because wala namang ni isa sa atin ang may complete monopoly of ideas, di ba? Hindi naman, yeah, so, we all have varying intelligences. We have to put it all out there. We have to put it all out there for everybody to assess, pag-usapan. That's precisely the marketplace of ideas. Yun. So, nakakatuwa lang kasi si Spox Abelia because magaling siya magsalita eh. Unang-una. Spokesman siya before eh. O yung boses niya, stentorian. may dating. Well, he used to be a preacher, so sanay siya magsalita. Yung alam niya, organized yung ideas, hindi pa nagbubukas yung bibig. Extemporaneous speakers kasi mostly yung mga pastors, the may priests. May comms sila eh. They're supposed to be good at it or they're taught. When I was in the seminary. O nga pala, ex-convent ka din pala, no? sa high school pa lang ako, ha? Of course, we have to go through studies in Latin. Kailangan namin marunong mag-Latin. And of course, ang English namin, tatlong subjects. Okay. We have the regular English communication. We have special English. Okay. And special English literature. Wow. So, puro English lahat yun. Mm-hmm. Tatlo. Although, normally, sa high school, isang English lang naman yan. Normally, dalawa at most. Pero doon, tatlo. Mm. We have special English communication. Kasi, tinitrain nga nila na dapat magaling na speaker. Correct. Well, kami, sa Maryknoll, kasi baka isipin nila social. Sa Maryknoll, kasi every year, merong English na subject. So, and every, ano, meron din Filipino. So, communication. Meron din naman kami Filipino, pero isang subject lang. Ah, talaga, once lang. Isang subject lang. Sa amin, every year, na ano. So, kumbaga, hasa, it did not occur to me that other schools, once lang, parang kami, merong form of history every year. So, in one year, it's Philippine history, Southeast Asian history, world history. Susunod. Mm-hmm. I mean, per year yon. So, Philippine history, ibang year, Southeast Asian, tapos world history na yung after. Wala kaming Southeast Asian history. Philippine history meron and world history. Tapos, pagdating sa UP, may bago na naman Southeast Asian history, Philippine history na naman. Ang emphasis kasi Latin eh. Okay. Kailangan mo marino mag-Latin. Doon ako nainggit. Eh. Kasi, yung mga uncles ko who went to the Ateneo, Naxa shop, in high school, may Latin din sila. Mm-mm-mm. Tapos in college, they had to take it again. Mahirap nga lang yung conjugation eh. I know. Lahat may declensions, pati nouns eh. Yung conjugation, mahirap. Oo. Mahirap talaga. Di ba yung table, O table. So, nagbabago even nouns. Depending on the use of declensions nga. Yun yung mabigat sa Latin. Patay na nga yung language, mahirap pa rin. Patay na siya na language, pero it's well, the official language of the Catholic Church. Yes. And the Vatican, Actually, masaya. I'm going to study my Latin again. I can still understand. Subject. I can still understand. Latin, although I could not anymore. Well, matagal na yun eh. Actually, one of these days, pag nireview ko yung Latin, kung magla-Latin tayo. Sige, can you imagine? No, but because the study of language, talaga nakaka-develop ng certain areas of the brain that are necessary. Mm-hmm. So, ang Filipinos in general, dahil ang dami nating languages, sanay tayo. It's easy for Filipinos. Yes. Yeah, to learn. Madaling malaman. Oh. Correct. Oh. Kahit nasa ibang bansa, bilis ng pick up. Oo, mabilis tayo maka-pick up ng languages actually. Totoo yan. Because marami tayo dito. Oh, marami. More than 700 yata. 100 something. Including dialects and parang... At mga 300 kung kasama na yung dialects. Imagine. So... pero disappearing yung ating mga communities tsaka yung ibang mga languages. Yung konti lang ang nagsasalita. Kaya kailangan magtrabaho yung mga linguists natin. Minsan nga ako, nalilito na ako kung itong word na to is waray or Cebuano. Ayun. When we were in college, because I was a linguistics major, merong, in the 70s, nag-document sila because it was disappearing. And then while I was in school, namatay yung last speaker of the Manila Chabacano. Okay. So, it was a creolized Tagalog in Spanish. So, yung declensions... Iba ito and, doon sa Iba yung Chabacano in Zamboanga and Chabacano Cavite. Okay. So, there are three kinds. Tatlo pala yan. Zamboanga, Cavite, and Manila. Yung sa Manila is actually Chabacano Ermitano, or they called it the Ermitano language, but it's actually a creolized language. So, languages are dying all around us. Yeah.
So, trabaho ng mga linguists to preserve them. Mm-hmm. So, and Latin is one of the most perfectly preserved languages. Ah, because of the Roman Catholic Church. Yes. Mm-hmm. In continuous use of a dead language, yes, which is really weird. Yes, continuous use. Oh, di ba dati ang misa is in Latin? Hindi naman naiintindihan actually ng tao. Diba? Ang pare lang ang nakakaintindi. Tapos nakatalikod yung pare sa tao, di ba? Nakatalikod, di ba? And this was changed in Vatican II. Yes. Oh, the Second Vatican Council. Oh. Pope John, the 23rd. The 23rd, yeah. Yes, doon nagsimula. Eh, matagal yung process na yon, di ba? Mm. Oh, ang pare nakaharap sa altar, tayo nakaharap sa yung likod ng pare ang nakikita. Yeah. Tapos sasabi ng pare, Oremos. Hindi mo nga alam kung ano yung Oremos eh. Tapos yung communion veil tinanggal din. Before kasi it represented the division, the mm-hmm. separation of the men of the church. As well, the representatives of God and then the people. So ngayon, no, because John the 23rd is my favorite pope. He's very popular. Yeah, yeah, that pope naging saint is na ba? I think he's a saint. Yeah, I think he's a saint. John the 23rd. Yeah, and then, parang mareho sila ng popularity ni John Paul II. Correct. So, bakit namin pinag-uusapan to? Because the history of the church is also tied up to Philippine history. Yes, oo. It's intrinsically Intrinsically, many of our heritage sites intertwined actually are ecclesiastical heritage. Mm. So yung mga simbahan natin, yung culture actually natin correct. Is diba? Halos binuo ng Roman Catholic Church. 36 of our Catholic churches are declared national cultural treasures or national historical sites. Yeah. Because of the, well, not just of their historical significance, pero yung architecture niya, yes, kahit yung gayak lang niya, like Giwan, which is in Eastern Samar. Yes. Yeah. The Giwan Church. It's a popular town. Medyo nasira siya in one, dun sa isang sa bagyo, but the significant parts, hindi. Yung gayak niya, yung decorations niya are made with seashells. So yung altar the altar and then the walls also yung retablo is kumbaga lahat usually of shells embedded in the walls. Usually ang retablo ang centerpiece niyan eh sa yes, church. Ang ano na dito is that so much of our heritage is ecclesiastical, yeah, pero in nature. Yung development ng aesthetic values natin bilang nag-freeze after the Marcos regime. Would you believe? Oh, kasi di ba at the time when Imelda Marcos was the first lady, ang focus sa culture eh. Yes. Preservation of the culture and the arts, which is what we should because it will preserve our identity. Di ba? It will preserve, enhance our identity as a people. And evolve it, continuing para Kaya na plataforma ni BB, ang plataforma kasama talaga is the development of national consciousness through cultural heritage and history. We have to set up more museums. Yung mga ganun. I support those kind of endeavors. Professorial chairs, more research, more ganyan. Mm-hmm. At saka, greater awareness ng ating kultura para naaalala natin na Pilipino tayo. Oh, yun nga. I think that's one of the binding force ng tao. Correct. Ng buong sambayan. Yun nga yung sinatay. Remember yung ano niya is national unity. Yes. So yun yung connect. Yun yung connect. Oh, di ba? Mm-hmm. Well, what I'd like to point out is no other candidate or very few. Of course, si Spox Abella also talks about it. So ilan lang? Ito yung mga cultured people. Ito yung mga cultured people na ito yung pinag-uusapan or things that matter ilan to them. Ilan ang kandidato? Di ba? Sa pagkapangulo? Sampo ba? Kasi siyam ang vice president eh. Kulang ang isa. Tinitingnan ko talaga yung sinasabi ng lahat ng iba. Dalawa lang ang nagbanggit ng sining kultura at saysayan. I think si BBM got it from his father and mother. BBM was the first. At saka sa kanya, develop na national consciousness na pinag-uusapan. And I think that is high time talaga. Si Spox Abella naman, he talks of the loob, which is a very uniquely Filipino concept. Yung tao bilang expression ng kanyang kalooban. Dito ka sa loob. Magaan ang loob ko. So, you talk about yung essence mo as your loob.
So, and yun yung target. Yun yung sinasabi niya na... Because he's a preacher. Correct. I can understand that. So, meron siyang dimensions. Oo, yung internal dimension ng tao. Mm-hmm. Oo. So, yung spirit ng tao. Exactly. Oo. Yun. Parang because kaluluwa siya. Oo. So, he's talking of that. Exactly. Spirit as differentiated spirits, from the soul pa. Yes, as, the animus. Oo. Iba pa yun. So, nakakatuwa because at least meron, para sa akin, the fact na may dalawa out of 10, medyo maangat na tayo. At least it's in the national discussion. Correct. It's because out BBM there. Because BBM is espousing it. Exactly. Uh-oh. So, nakikita nyo, dalawang magkabilang dulo sila ng political spectrum and there's every other candidate in between, pero may depth yung pinag-uusapan nila. Mm-mm. So, yun yung mga maganda, kasi yung iba, halimbawa, yung kulay pink, para sa akin, parang cardboard cutout lang siya. Hindi, mababaw kasi. Yeah, she's really shallow. Di ba, mean it in the sense na gusto ko siyang bakbakan. Oo, ako naman. Not because I want to discredit her or criticize her, but in essence, she's really shallow. Mm-hmm. So, tapos ito pa yung nakakatawa. Sila pa yung tumatawag sa atin. Na bobo. Yung mga ganon. Bobo, tanga lahat na lang Lahat na lang ng desperation. Incapable sila of discussing politics, plans, and programs at this level, at the level of the Kalooban, at the level of the Philippine animus. Wala silang ganyan. Wala. So, natutuwa ako because hindi nga marunong mag-arithmetic eh. yung paking intensive discussion of the human spirit. Yeah, walang ganyan. Walang they all play to yung mga least common denominator. Mababaw, bibigyan nila tayo ng programa. Halimbawa, we will address hunger. How? The question, if I were to ask her, how would you address hunger? I want to see a detailed plan. Paano mo i-address yung hunger? Exactly. Oo, diba? So, on the opposite ends, BBM and Spox Abelia. Si BBM, comprehensive na agricultural program. Meron na siyang ganon. Tapos, he also wants to develop the farmers and all that to be sufficient. Kumbaga, hindi dapat kayo reliant on government. We have to make them strong enough so they will not need handouts. Because handouts really, yes, nakakapanghina. Hindi ka na mag-adapt eh. You cannot innovate because you are always waiting for the dole outs from the government. Whereas if you teach them how to be independent and survive on their own. Mm. Well, that is, anyway, that is the obligation of government. Hindi naman obligasyon ng gobyerno na buhayin tayo. Di ba? What the government should do is provide the opportunities for us to thrive. Yeah. Di ba? The opportunities for us to thrive. Not to give us dole outs para mabuhay tayo. Exactly. Mm-mm. Yung iba naman ng approach ni Spox, siya naman, so you have to also... Kumbaga, he wants to concentrate, like I said, it was again the animus and loob, na people have forgotten, masyado tayong nabubugbog with our own regular needs, na nakakayanan na natin tiisin the established fact that 12 million people, our countrymen, go hungry every day. So this is real hunger, yung hindi ka makakain. This is yung level ng absolute poverty. So, to bring out yung program na yun, parang pinaalala niya, ako natamaan ako kasi, di ba, ikaw, for me, it has always been a moral dilemma to walk past a person who asks you for food. Mm-hmm. Yung ganun lang ka-basic, ka-simple. Example, actually, meron pa pang dilemma doon sa kalsada, nasa loob ka ng yung sasakyan. Yan. And then someone knocks on your window, humihingi ng pagkain. Ayan, tapos meron kang... Do you have that internal debate? Ang debate ko sa sarili ko, I want to give. I want to help. Mm-hmm. However, kung bibigyan ko to, the more I encourage them to be mendicants, more that they will come out to the streets and knock on your window. Correct. And actually endanger their lives. It becomes a thing. Yeah. So you are in that conundrum. Alin ba ang gagawin ko rito? Tutulungan ko to
para makakain. I will have to turn a blind eye. Kasi kung bibigyan ko siya, the more I encourage them to be mendicants, mm-hmm. and the more they will go to the streets. Yun. And endanger more lives. Yung sarili nilang buhay at yung sa motorista. Yep. Oo, di ba? So, that's the conundrum eh. It's a daily debate. It's a daily debate. Oh. Parating moral dilemma yan para sa bibigyan ko ba? Gutom ba talaga to? Kung gutom talaga to, wala naman ako. Kaya lately, maglalagay ako ng biskuit sa kotse. Kasi it solves my moral dilemma. Kung gutom ka, bibigyan kita pagkain. Oh, pagkain, hindi pera. Oh, pero, you know, they can't rely on you. Well, I got an idea. Diba? Sige, pagkain na lang pala. Oh, hindi kasi lang, hindi solved. Pera. You don't have to... At least, but then, you still encourage still them to be there day. In the streets. And it's only one day. You feed him for a day. It's superficial. Mm-hmm. But you still need to balance that. Kasi programs are good. Mm. Pero what about the right now? Matutulog siya mamayang gabi ng gutom. Yun yun. And, na, di ba? Madadala mo sa... So, naalala mo? You take it home with you? You take it home with you? Di ba? Oo. So, I think we should address this to our candidates, all of them. Exactly. We address this to our candidates, all of them. At least if you do something and government is really responsive to the needs of our people, especially yung pinaka-vulnerable, yung mga nandyan po sa kalsada, yung mga bata, mga matatanda, yung handicap, nandyan. At least, you're not only helping them, you're also helping us solve a conundrum every single day when we are in the streets. Also, pagka pinakain mo, hindi yan magkukumit ng crime for the day. Yes. Hindi yan magnanakaw. Maliban na lang sa mga incorrigibly criminal mind. Oo. Direct kasi yung correlation na yan eh. Hunger, direct correlation. Kaya yung revised penal code natin, remember? Mm-mm. It says na if you steal, but it's food and it's less than 5 pesos yata, wala siyang criminal liability. So kinikilala din natin sa batas. Dapat i-adjust natin yung 5 piso. Dapat nga eh. Kasi yung 5 piso, wala na yan. Anong mabibili mo sa 5 piso? I think the 5 pesos in the 1930s would be the equivalent of 500 pesos today. I agree. So something dapat like nga, that. No? Oo. So dapat yung mga tumatakbo. Mga senador natin, kamusta? mga mambubuntas, isipin niyo po 'yan. Oh. Sa halip na kalsada ng inyong ang kalsada ay pangalan sa inyong tatay o sa inyong lolo. Unahin niyo ito because this will have a far-reaching impact sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Correct. From which you take your political power from. Yun. Your authority. That's the idea for the day. Oh. I need you to update us, how's the case going? Oo nga eh. Nag-enjoy pa ako doon sa discussion natin. Ayoko kasi baka mahaba yung update eh. Okay lang. Second half tayo. Doon. Tapusin natin yung kalooban. It's good to talk about the internal ano ng tao. Because ating pinag-uusapan palagi, politika. Totoo yan. Bangayan. So sometimes we should take a look at ourselves also. Mm-hmm. Kasi if we want to help our country, we have to start with our own selves. Yes. Diba? I mean, we cannot only dakdak ng dakdak sa gobyerno. Correct. Dahil tayo ang nagbabayad ng buwis. We also have that obligation to ourselves, our family, and at sa bansa natin. Na, huwag kakalimutan yun. Huwag natin kalimutan yun. Hindi obligasyon ang lahat ng gobyerno. Mm-hmm. We have our own obligation. Yes, yung pagdisiplina na lang sa sarili natin, di ba? That's one thing. Di ba? Kasi kung disiplinado tayo, I think it will propel our country forward. Yun lang ano eh, di ba? Dahil election ngayon, syempre, naka-focus tayo. Tinatanong natin parati sa mga kandidato natin, anong mabibigay nyo? But you know when I interviewed BBM, and I love that siya nakasagot siya. Tinanong ko siya, what can we do for you? Medyo nabigla. Kasi pati yung audience nabigla. Ikaw siya, lang nagtatanong yan. Hindi siya nag-expect doon. Kasi normally for candidates, tinatanong natin sila, anong magagawa mo para sa amin? Pero, dalawa, but it's a very good question. Yes, because when, sige, we put him in as president, alam nga naman po, pabayaan natin siya yes, doon. That's diba? Correct, that's correct. Kasi yung mga leaders na pinabayaan natin, they don't do well. Yeah. So, it's actually a symbiotic relationship eh. Correct. Ng leader at ng tao, di ba? Hmm. The more you get affirmation from the people, the more you actually motivate your leader. Yeah. Oo, yeah. To kaya do lang, more diba? Para sa tao. Kasi alam nila na may feedback mechanism. Mm-hmm. Kaya nga, Attorney Trixie, ito ha, feedback mechanism. Back in 2019, when I was running for senator,
talaga kong sinasabi, I mean, there was a question on Facebook, what will you do if you were the president of the Philippines? Oh, yeah, so sabi ko, of course, that's out of my mind. Mm-hmm. Pero ito yung gagawin ko una-una. Yung executive building dyan, yung new executive building sa Macanang, yung six stories at yung Bonloloy ni Cory. Yeah. Sabi ko, pahalayasin ko lahat ng mga nag-opisina dyan. And I will make it into a 3,000-seat call center. Okay. A 3,000-seat call center. Lahat ng Pilipino, hindi pwedeng hindi ka mag-register. Kasi we need to filter out the spam. Okay. Diba? You need to register. Tapos lahat ng complaint mo doon. Mm-hmm. Doon papasok. Okay. Of course. Then lahat ng LGUs may contact yung contact center. Okay. Kasi so kung forward doon. If you are complaining in Zamboanga, then we will call your mayor there. Yes. Do something about this problem. In other words, nakatutok yung presidente. And every morning, may rundown ka ng anong mga complaints ng tao. Yes. Diba? When, pag-upo mo pa lang, you know already na, ito, 2,000 ang nagreklamo dito sa taong ito. Correct. O 3,000 nagreklamo dito sa isyong ito. So you would know already, you call your secretary. O ito, ito yung pulso ng taong bayan, araw-araw, minuto-minuto. Oh, hindi mo na kailangan magpa-survey. Oh, hindi mo kailangan magpa-survey because people will be encouraged to file their complaint. And yes, you bring actually government closer to the people. Kasi nakikinig ang gobyerno sa'yo, minuto-minuto. Every time may problema ka, boss, yung ano ko, yung business permit ko po, para sa mga empleyado ko, makapagtayo na sana ako ng negosyo. Mm-hmm. Eh, hindi pa kami makapagsimula kasi yung business permit, iniipit eh. Humihingi ng 100,000. O, di, at least, you call the mayor, you call the city treasurer, anong ginagawa nyo dito sa problema ito? Of course, because they know it's Malacanang calling them. Lalabas yung business permit mo kagad. Correct. In other words, you bring closer to the people and I suggest this to BBM, kasi ang front runner. Yes, and, yes. Of course, nandyan yung dayaan, bantayan natin. We'll talk about this later. Oh, pagbalik ng Tambayan. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Babalik ang Tambayan, kasama pa rin sa impilan, Atty. Glenn Chong. Magandang hali po. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Alright. Oh, lively yung discussion natin. Update. balikan ko lang ng konti yung call center. It's practiced in Singapore. Yeah, It actually brings the Prime Minister closer to the people, kaya tingnan po ninyo yung Singapore. Mm-hmm. Now, ang other thing na pinagbasihan ko is, yung Big Brother is watching. Correct. Kasi pag alam po ng mga local government executives at alam po ng mga public servants natin na yung Malacanang ay nagbabantay araw-araw, they will be on their toes to serve you better. So I hope somebody will take this proposal seriously. Remember, businesses are using call centers to improve their delivery of services, their services. Yes. That's also what the government can do. Should be doing. I stand corrected. Definitely, meron tayong the feedback mechanism so the president knows. Actually, ano nangyayari dyan. Trixie, mga kababayan, I've always espoused the idea na yung gobyerno hindi dapat yung mga empleyado, they have a sense of entitlement na empleyado sila ng gobyerno, they're protected by security of tenure. If we transform the government into like a private corporation, I think we will have more efficiency in the delivery of government services. Especially para sa akin, yung peace and order situation. Yeah, parang security guard yan ng, ng kumpanya eh. Uh-huh. Yung security division ng kumpanya eh. O, parang ganun. Yung mindset dapat ng leaders natin is, we're a private corporation. We need to yung customer care. Yeah, correct. Yung customer care. Because before I was a manager of a retail supermarket. So customer care is very important to us. Of course. Kaya doon alam ko yung pag-focus on customer care. How important it is to the bottom line ng kumpanya. So that is how that's how government should do. Yung care for your people, care for your customers. Diba yung tingin ng gobyerno, customer ang tao. Hindi yung busabos, alipin, na aabusuhin. Correct. Diba? Or I think we should start with that. Sabi ni Secretary Dominguez, new taxes. Meron dyan sinabi, new taxes. Meron siyang i-impose daw na new taxes. New taxes to
to shoulder our debts. How can you do that? You're not the legislature. Yeah, of course, they can. Department of Finance can always propose to the House of Representatives and the Senate. At this point, medyo late na. Ay, hindi. Late na. Late na yun. At saka, it has to emanate from the House. Pero Attorney Trixie, ito kasi position niya ng DOF. So, ipagpapatuloy yan ng susunod na administrasyon. Ng DOF also. Kumbaga, iipiti nila. Kukomit nila. Ako, I also do not espouse additional taxes. I don't either. Yes. Kaka-rationalize lang eh. Hindi. Remember in the 1930s, yung Great Depression ng United States? Yes. Mm-mm. Ang ginawa ni FDR, I think he was Franklin Delano Roosevelt. At Vipat, ito ba yung New Deal? Oo, yung New Deal. Pinababa yung taxes. Because once you lower taxes, you actually bring the money back to the people instead of government. Correct. They're spending it. At iikot yun sa ekonomiya. Correct. So actually, a study show that mas napabilis yung pagkaahon ng U.S. from the Great Depression because of lower taxation. And in fact, what they were also, you know, creating jobs. Walang jobs kasi, di ba, bagsak yung stock ekonomiya. Market and there were kumpanya. No investments going on. So, the government hired yung wala talagang requirements, street cleaners. So, sa gabi, may magkakalat. Hired din yun ng gobyerno. In the daytime, may maglilipit. Para lang they had a reason to give money out. Hindi pwede kasing dole out. Yes, hindi talaga pwede yung dole out. So, they made hindi people work. They had the pretense to work. They, you know, instead of yung, kasi nauso din yung soup kitchens. Kitchen soup. Soup kitchens. So, pero that was a dole out. Kahit yung mga tao, only for a while, sabi na sige, ngayon, ma-address yung hunger ngayon, but what we really want is work. So, because there was, quote-unquote, work, and may pera. So, once people had money, they could also start to, yung economy, may pera. Kasi yun yung idea, the Great Depression was, nawala yung pera in circulation. Companies became worthless. They closed up. Kasi bumagsak yung presyo ng kanilang stocks. Yeah. And then people will not invest because takot. Wala, takot sila. They don't know what the future lies. Yes. What lies in the future. Correct. So yun yung we need to start thinking kasi rin along those lines. Yung isa pang kailangan ma-address is the elimination of absolute poverty. Yes. Yung nagawa ng China. Every government should strive to eliminate poverty. Mm. Now, speaking of the case ni Richard Santillan, I promise to take this up dito sa Tambayan ngayon. Actually, kahapon, nung sumuko yung sampu, para lang po sa mga hindi pa nakakaalam sa isyong ito, nung December 9, 2018, si Richard Santillan is my personal aide. Kinakapatid ko po siya. He served me for more than 11 years mula pa nung ako'y naging congressman. And hindi po niya ako iniwan nung dinaya ako nitong Smartmatic at Comelec. And then 4 months before tinorture at pinatay si Richard ng mga pulis, nag-testify po ako sa Senado at sinabi ko po na may 459 precincts na nagtatransmit na po ng resulta isang araw bago ang halalan. And you can review the videos in the Senate hearing sa YouTube. Marami po yan. And pinakita ko po yung ebidensya natin sa projector at makikita po nyo, tulala ang Comelec at Smartmatic. Hindi po nila masagot-sagot yun. So, 4 months later, on December 9, 2018 at 11 o'clock in the evening, 10 o'clock, dinukot po si Richard. And then 11 o'clock, pinalabas nila na nagkaroon ng armed encounter. And nung nag-forensic examination po ng kanyang bangkay, ang public attorney's office, sila Dr. Erwin Erfe, and walo po sila. Apat na doktor, isang dentista, isang nurse, isang laboratory technician, and medtech. Walo po silang lahat. Ang autopsy lasted 9 hours. Kasi po, 21 po ang tama ni Richard ng bala sa buong katawan, except the heart. Hindi po tinamaan siya sa heart. 92 ang sugat niya sa buong katawan. Nilagari po yung kanyang ngipin sa harap. Apat na ngipin, kalahati na lang po ang natira. Ayun yung torture. So, tinorture po siya. So, lumabas naman sa investigasyon ng NBI at ng polis. Dalawang police units, Kainta Municipal Police Station at Regional Investigation and Detective Management Division. Plus NBI, tatlo. Plus pang-apat po ang Public Attorney's Office. Pang-lima ang Commission on Human Rights. So, lima po ang nag-imbestiga rito. 20 po silang police lahat. Nasangkot po dito sa pagpatay. At inamin naman nila na sila yung nandoon sa operation. So,
Fast forward, nung lumabas po yung warrant of arrest, nag-awol po itong lahat sila. Mm-hmm. So nag-awol po silang lahat. Well, flight is an indication of guilt. Mm-hmm. Oo. So 4 months later, yung dalawa sumuko at nag-trial po kami. Bail mm-hmm. hearings kasi nag-ano sila, although it is non-bailable. Yes. Mm-hmm. So nung December 3, pinalaya po ng judge yung dalawa kasi ang sabi niya, the evidence of guilt is not strong. But nakapag-bail sila. Oh, nakapag-bail. Pinagpiansa po niya. So noong February 2, mm-hmm. so I'm just relating the events. Noong February 2, sumulat po ako sa Commission on Elections. Commission o election. Pili lang po kayo, mga kababayan. It's still funny for me. Okay. Kung magbabayad ka ng komisyon, walang eleksyon, panalo ka na. Kung hindi ka magbabayad, mag-i-eleksyon. So, yes. Commission o election. So, sumulat po ako, and it's on the record, February 2. Mm. Humingi po ako ng sensitive information. Okay. Hindi ko lang po sasabihin muna. Sensitive information. So, sinagot agad ako that same day at binigyan ako ng requirements. Ang dami. Okay. So, it took me 8 days to comply the requirements. Mm. So, ang mahalaga doon yung purpose. Yes. So, nilista ko po yung purpose. 4 ang purpose ko. Pero, Attorney Trixie, tinimbang-timbang ko talaga yung purpose ko. Kasi, pwede akong ma-deny. Uh-huh. Kung mali yung purpose ko. Correct. So, tinimbang-timbang ko, sabi ko, I have to tell the truth. Kasi, sensitive information ang hinihingi ko. Mm-hmm. Eh kung, if I will tell a lie, baka ako makasuhan later. At saka, kaso ka na, outright denial pa. Wala tayong napuntahan. Yung outright denial, wala na akong magagawa. So, 8 araw, mga kababayan. Iniisip-isip ko yun. Tapos na-busy pa tayo doon sa Philippine Arena. Nangampanya pa ako kay BBM sa Pangasinan. So, pagbalik ko, that day, I think, sumulat ako sa COMELEC. Mm-hmm. That was a Friday, February 10, if I remember. 10 or 11. Mm-hmm. So, sumulat ako. Na-comply ko na yung requirements. Kinagabihan or hapon, tumawag ang COMELEC. Sabi po nila, okay, ibibigay na po namin sa inyo. Ang babayaran po ninyo ay 413,000 pesos. 413,458. 413, okay. Mga kababayan, hindi po biro yun. So, I called a friend that night. I called a friend, sabi ko, ito yung dilemma ko, ganito, ganyan. Sabi ng friend ko, sige, call ako. Bayaran natin yan para proteksyonan yung boto natin. Of course, ha, lilinawin ko, hindi si BBM yun. Lilinawin natin, ha, hindi si BBM yun. I have so many friends, I can call anytime. So, in-explain ko na ito yung purpose natin para ma-proteksyonan natin yung boto ng bawat Pilipino. Okay. For everybody. Mm-hmm. Lahat ng kandidato. Tapos, sabi niya, sige, call ako. Mm-hmm. Last Monday, kasi Monday kahapon, the previous Monday. Alright. Ito yung week na to, bago yung surrender. So, Monday, tumawag ako sa COMELEC. Sabi ko, call ako. Okay na ako, babayaran namin yung 413,000 pesos. CD, ilang CD? Sabi niya, tatlo. Okay. Sabi ko, akala ko, 100 CD kasi sobrang laki ng sensitive information hinihingi ko. So, sabi ko, okay, Monday. Ako doon sa kay Chief Persida. Okay. Nag-case conference kami. So, hapon na ako. The next morning, I called up the Regional Trial Court. Sabi ko, isersurari ko yung grant of bail. Kasi nakahanap ako ng mabigat na ebidensya na jurisprudence ng Supreme Court. Nakahanap ako. So Tuesday tumawag ako sa korte. Thursday pinadala ko na yung official letter ko na hingin ko yung mga orders kasi ia-attach ko sa certiorari ko. Pero in the meantime, Tuesday hanggang kahapon hindi na ako nagpakita sa COMELEC. Kasi naka-focus ako doon sa certiorari ko. Okay. So, kung nagbabantay sila, alam nila. Mm-hmm. O mag-iisip din yun, bakit biglang nahitahimik si Glenn Chong? Of course, kasi nag-focus muna ako sa certiorari. Tapos bigla kahapon, sumuko yung 10. Ang nasa isip ko, 3 taon mahigit kayong nagtago, tapos bigla lang kayong sisipot ngayon na palapit na yung eleksyon. Ayan. I think the purpose is to distract me. Yun yung purpose eh. Yes. Palabasin mo tong 10 para mawindang na naman si Glenn Chong, hindi na hindi na ma-focus yung 413,000 na babayaran.
Hindi niyo kailangan para signal. Hindi makuha yung sensitive information kasi kailangan nating bantayan yung boto natin sa araw ng eleksyon. No, yun yung pagkakaintindi ko. Kasi tatlong taon mahigit nagtago kayo. Most likely nagtago ito. Oo. Sampu sila ha together. So ang ibig sabihin, may nagpo-protect talaga sa kanila. Oh, may nagpo-protect sa kanila, may nagko-compass sa kanila. Sabay-sabay mag-surrender. Sabay sila nag-surrender. Oo. Sabay sila nag-surrender. Oh, so tingin ko, kalimitan kasi mga criminal diyan nagtatago sa Masbate. Ah, ganun ba? Masbate which is across Albay. Sa Albay surrender eh. Ah, oh. Police Regional Office 5 sa Camp Ola. Talaga. Oh, sa Camp Ola. Masbate. So, most likely sa Masbate ito, kaya pala hindi ko mahanap-hanap yung mga hinayupak na mga hayop na to. Kasi doon pala nagtatago. Pinahahanap ko yan dito eh. Oh, so doon pala. And hindi ko mahanap-hanap kasi sila pala lahat kinural doon. Mm. Oo. So, ganito po. Sa 20 pong pulis, dalawa natigok na. Okay. Oh, natigok po sila na heart attack, cardiac arrest po sila. Alas 10 ng gabi. Ng time na dinukot nila si Richard. So, deadball na po yung dalawa. Yung dalawa sumuko, pinalaya ng korte. Sampo ang pinasurrender, yung anim hindi. Ang tingin ko, yung anim na yun, yun yung mabigat talaga. Yung, yung mabigat talaga. Delikado. So, sa tingin nila hindi makabil, huwag kang sumurrender. Itong sampo lang. Kasi the purpose is diversionary. Dinadivert yung attention ko para hindi ako makafocus doon sa dayaan ni Smartmatic at Comelec. Kaya nga, sabi ko, Attorney Trixie, mga kababayan, may nagkukumpas talaga rito. Kasi yung timing eh, yung events, oo, hindi ko naman sasabihin to kung wala akong binagbabasihan Correct. So, sabi ko, hindi ko na tinawagan, may nagtanong, in-interview ako kahapon kung tinawagan ko. Sabi, hindi ako nagtatawag dyan because I know that drama ito eh. Yeah. Drama ito. Talaga. Now, with respect to the grant of bail, ang sabi po ng Supreme Court, in the case of Judge Rapatalo, in case of Judge Cabral. At marami pang ibang kaso. Kapag mag-grant ka o mag-deny ka ng bail, dapat ilista mo yung summary of evidence for the prosecution. At sabi ng korte, dapat kumpleto. Oh, kung ano yung prinisenta na ebidensya ng prosecution, dapat nandoon yan sa order, summary. Yes. Hindi naman lahat na i-detalye mo, but there should be a summary. Kasi sabi ng Supreme Court, kapag wala yan sa summary, hindi mo kinonsider yan. So, dapat kompleto yung summary. Ang problema, dito sa pag-grant ng bail ng dalawa, walo lang ang nilagay. Walo. Lahat ng testigo namin na prinisent doon sa korte, wala doon. So, lahat ng sworn statement sa NBI, yung judicial affidavit, yung testimony nila lang sa korte, tinanggal yun ng judge sa summary of evidence. Wala po yun yung walo doon. I mean, we presented 9 witnesses na relevant dito sa dalawa. Wala yun doon yung siyam. Wala doon yung siyam. Tapos, nag-admit sila doon sa issue of torture. In-admit nila lahat yun. Tapos yung in-admit ng dalawa na tinorture si Richard. Tapos, all in all, 29 pieces of evidence for the prosecution, wala doon sa summary. Wala. So, ang sabi ng Supreme Court, kapag ganyan, walang summary or incomplete ang summary, recall the bail. Bawiin yung bail. So, iaakyat ko talaga yan sa Court of Appeals, all the way to the Supreme Court. Kasi, grave abuse of discretion to eh. Sinabi ko nga, what is so outrageously wrong with the prosecution or our witnesses na hindi mo man lang nilista yung lahat ng ebidensya naming inoffer at inexhibit sa inyo? Correct. Oh, maliban na lang if this was really prejudged. Or, ginagawa rin nila to para even if later on, di ba, bawiin yung bail, di ba? Tumatagal yung kaso, walang hatol. Posible rin. Pero, tingin ko, sa akin, as long as nakakulong. Pinalabas muna nila yung dalawa para ilalabas naman nila yung sampo. Oh, because may nagkukumpas nga eh. May nagkukumpas nga talaga rito. I didn't see that. Kaya, ang sabi ko, I have never been wrong in my belief na ang utak talaga nito, pagpatay at pag-torture kay Richard, walang iba kundi si Smartmatic. And then later on, napag-isip-isip ko rin, Attorney Trixie, sabi ko, sino nga ba ang magkoconnect kay Smartmatic kay Richard? Oo nga. Because that's a material point. Correct. Eh. Oh, kahit sinong abogado, sa tanungin ako eh, inaakusahan mo si Smartmatic. Anong connection ni Smartmatic kay Richard? One day, I found that person.
He's a former high official ng COMELEC. Oh, high official ng COMELEC. Kilala niya ako at si Richard. Mm-hmm. Kilala din niya yung taong nagbigay sa kanya ng information. So siya ang nagturo, ito yung targetin niyo, wag si Glenn Chong kasi madugo yun, I was a candidate din. Yes. Kung ako ang tinira, state investigation. Oh, yeah. Malaking gulo yun. So ang kinakapatid ko ang tinira nila para saktan ako at takutin. In the hopes na ako ay aatras. Plus, buhay ka. But they should not. Dapat nalaman na nila yan, diba, Tony Trixie? I have been a fighter, a warrior all my life. Mm-hmm. Hindi po ako umaatras ng laban. Mm-hmm. Imagine, 12 years ko na kayong kinakalaban, I'm still here, I'm alive. Yeah. I am still fighting and kicking for the people, for our future. Mm-hmm. So, unfortunately, that high official, natigok rin. Yung mga malalaking kasalanan, yun ang namatay eh. Namatay na yung mga malalaking kasalanan. Pero sayang, how unsatisfying. At any rate, nagbayad na rin siya sa kanyang kasalanan. But I am convinced na ito si Smartmatic at ito si COMELEC. Hindi naman si COMELEC ang nag-order actually. To be fair to the Commission on Election. To the Commission or Election. I'll be fair. And some I'm not prepared to accuse them as an institution na nagpapatay. It's their high official na nagturo. Correct. But at any rate, you cannot separate naman si Smartmatic at si COMELEC. Mm-hmm. Yan yung riding in tandem eh. Yeah. Oo, the riding in tandem that kills our democracy, our suffrage. So, eto, if this is the case, takot sila na nakafocus tayo doon sa vote protection. Takot sila doon. Eh, hindi naman nila mahindian yung request ko kasi valid yung apat na grounds. Valid yung apat na grounds at kung i-deny nila yun. Kung i-deny nila yun, mga kababayan, magbubunga nga na naman si Glenn Chong sa publiko. So the more na malantad yung kanilang binabalak sa boto natin. So ngayon, ito yung ginawa nila. I-distract mo si Glenn Chong. Oo. Kasi hindi na naman nila ako pwedeng tirahin. Hindi na po nila ako mapapatay ng ganyang kadali. Or another way is, with all these 10 out there, I have 10 potential assassins. Diba? I-grant na naman nila yung bail. Lalabas na naman itong 10. Then I have 12. Actually, may dalawa pa plus yung 10. I have 12 potential assassins. So yung certiorari mo with temporary restraining order? Yeah. And prayer for preliminary injunction? I have submitted it yesterday. Okay. Sana mag-grant yan. Oh, so, kahit magtagal sa Supreme Court, hindi sila makapag-bail. Oo. Ang sa akin is, I'll fight this all the way. And yung sabi ko nga, mayroon akong 12 potential assassins. Mm-hmm. Ito lang yung babala ko sa kanila. Lahat ng tao may puso, may kaba. So hindi nyo ako matatakot kasi hindi lang naman ako may puso din kayo. Ako so, wala. So. Hindi nyo ako mapapatay. But if something happens to Attorney Glenn, ha? Thank you, Attorney Trixie. Ito nangangako ako. You're going to hear from me. Thank you. So, yun. That's my update. We'll see in the coming days kung anong mangyari. Mm-hmm. But I will fight it out, yung certiorari, because I believe na there's a... And then, di ba, yung judicial affidavit? Mm-hmm. Judicial affidavit. The sworn affidavit. That, yung counter affidavit that you submitted in the preliminary investigation. Yes. We presented it as formally offered it as exhibit. Ang sabi ng Supreme Court, that is a declaration of the affiant. It's entitled to great weight. Yes. Inadmit nila nandoon sila sa crime scene. Exactly. Oh. Nandoon sila sa crime scene. Sabi naman ng Supreme Court, in case of a conspiracy, if you can prove moral support by being present at the crime scene, then you are enveloped by the ensnaring concept of conspiracy. Yun, tinanggal din yun. Let's see. But I stand by my word. If something happens to Attorney Glenn, Thank you, Attorney Trixie. You will leave the rest of that unsaid. And I'm meaner than Glenn. I just wanted to know. I readily concede that. You are meaner and braver than I am. I haven't litigated and been in court for
You have not even sometime, flexed your muscles yeah, yet. Yeah. But your you legal can ask muscles. My former clients that they're, ano, that, yeah, I'm very fortunate to have a very good friend like yeah. Attorney Trixie. I really thank you so much. When your case becomes a cause, good luck to you. God have mercy on your soul. Ganun na lang ang usapan natin. Yun yung gusto kong i-explain sa taong bayan with respect to this chain of events, yes. The antecedents, at itong nangyari ngayon. Mm. I see no other purpose than to distract me, but I'm not going to be distracted. We're right. going to protect the votes of our people this time. Yes. In a way na hindi pa natin ginawa before. But I will come back sa ating mga kababayan once we're able to do this. Ewan ko, baka mag-imbento na naman ng rason ng COMELEC ay hindi na namin ibibigay sa'yo kahit magbabayad correct. Ka. Well, we're also fighting smarter now. Yeah. So, uh-oh. Unlike before now, we were relying a lot on the good faith of certain officials. No more. Hindi na tayo. No more. Ganun. We have seen okay. that. So, good luck. So, mamumpisal na dapat time. Sila eh. Better ask for forgiveness now. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay ng tambayan. Mm. Si Attorney Trixie Cruz Angeles at si Attorney Ahmed Paglinawan and others. Sana you will continue to support our program. Every day naman to, di ba? Yes. Every day, although every Tuesday lang ako nandito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tambayan sa DWIZ.